Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am April, ang inyong Mind Storyteller ngayong araw na ito. Halina, samahan niyo akong alamin ang kwento ng Bahay ng Maraming Masasayang Tinig. Ito ay kwento ni Virgilio S. Almario at guhit ni Cora Dandan Albano. Hindi sinasadya ni Napalasya at Hajulani ang pagdaan doon. Nasa palengke sila at ang iba pang badyaw. Nag-aalok ng serbisyo si Hajulani bilang kargador. Si Palasya naman kasama ang iba pang bata ay namamalimos. Ngunit biglang may sumigaw. Magnanakaw! Magnanakaw! May silbato ng mga pulis at tumakbo rin sila dahil sa takot mapagbintangan. Kung saan-saan sila sumuot ni Hajulani. Tumigil lamang sila nang wala nang marinig na silbato ng pulis. Noon, narinig ni Palasya ang maramit masasayang tinig. Mga tinig ng katulad niyang mga bata. Nanggagaling sa loob ng isang mahabang bahay sa gitna ng isang maliit na lote. Huminto si Palasya para makinig pa. Ngunit, hinatak siya ni Hajulani. Uuwi na tayo! Sabi ni Hajulani. Baka kung ano pang malas ang dumating sa atin. Pagdating sa kanilang barong-barong, naroon na si Tampi, pinsan ni Palasya at ulilang lubos. Lumaki itong sila ni Hajulani ang kasamang pamilya. Natatakot na akong mamalimos. Sabi ni Tampi. Hinuhuli raw ang mga pulubing badyaw at pinapauwi sa basilan. Pero paano tayo mabubuhay? Tanong ni Palasya. Hindi kumibo si Hajulani. Maya-maya, tila nagpa siya ito. Hindi na kayo mamamalimos. Pahayag ni Hajulani. Dito na lang kayo kung wala kayong ibang makitang trabaho. Ako na lang ang babalik sa palengke. Mabubuhay tayo kahit papaano. Kinabukasan, pag-alis ni Hajulani, ikinuwento ni Palasya kay Tampi ang narinig niyang maramit masasayang tinig. Pilit niyang niyaya si Tampi pabalik sa bahay na iyon. Inabutan nilang naglalaro ang mga bata sa labas ng bahay. May naghahabulan, may nagluluksong tinik, may nagpapaligsahan sa paghagis at pagsalo ng bola. Nagsisigawan sila, nagtatawanan, umaalingaw-ngaw ang ingay nila sa paligid ng bahay. Napatda sa panonood sina Palasya at Tampi. Matagal, sinusundan lamang ang kanilang mga mata ang liksi, likot, lukso at takbo ng mga bata sa paligid ng bahay. Saka, nabuwal si Tampi ng tamaan ng bola sa ulo. Noon lamang biglang nagbalik sa pananaginip si Palasya. Nagtatawanan ang pangkat ng mga batang naglalaro ng bola. Dali-daling dinaluhan ni Palasya si Tampi. Tampi! Tampi! Lumakas ang tawanan ng mga batang naglalaro ng bola. Kusa namang tumayo si Tampi na parang walang nangyari. Malakas pa rin ang tawanan ng pangkat ng mga batang naglalaro ng bola. Nasaktan ka ba? Paglingon ni Palasya, nakita niyang isang kagalang-galang na babae. Nakangiti ito ngunit halatang nag-aalala. Inalalayan ito si Tampi at saka naghagis ng matalim na tingin sa mga batang nagtatawanan. Tumigil ang tawanan. Ako si Mrs. Tabora. Pakilala ng babae. Halika kayo sa loob, baka may sugat siya. Wala sa loob na sumunod si Palasya kina Tampi at Mrs. Tabora. Ni hindi pinansin ni Mrs. Tabora ang marusing nilang damit. Pagpasok nila sa bahay, lalong nagulat si Palasya sa nakitang mga laruan at libro. May nakalatag na mga banig sa sahig, may sari-saring larawan sa dingding. Hindi nagtagal, kabilang na sila ni Tampi sa mga batang nakaupo sa mga banig. May itinurong kanta sa kanila si Mrs. Tabora. Itinodo ni Palasya ang pagkanta. Gusto niyang makarating kay Hajulani ang kanyang tinig. May itinurong sayaw si Mrs. Tabora at nagsayaw si Palasya ng humahalakhak. Gusto niyang makarating kay Hajulani ang kanyang halakhak. Kumakain sila ng putot suma nang dumating si Hajulani.
Halata ang pag-aalala sa mukha. Kinausap siya ni Mrs. Tabora. Paglabas nila ng bahay na iyon, sinabi ni Mrs. Tabora, "Umaasa kaming babalik kayo dito, Palasya at Tampi." Hinatak sila ni Hajulani, ngunit inusal ni Palasya. "Babalik po kami, Mrs. Tabora! Babalik po kami!" At dito nagtatapos ang ating kwento. Paalam!